Alona's POV. Nakauwi na kami ni Tristan mula sa isang bakasyon. Nakatingin ako sa kanya ngayon na payapang natutulog. Bigla na lang tumulong mga luha ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako na sabihin kay Tristan ang totoo kong pagkatao, ang totoo kong layunin. Tumunog ang cellphone ko, tiningnan ko yun. Liz is calling. Tumayo ako, nilingon ko muna si Tristan bago ko sagutin ang tawag mula kay Lizzie. May balita na ako kung nasaan ang ibang sospek. Sabi nito sa akin. Napabuntong hininga ako. Lizzie, ititigil ko na to. Nababalo ka ba? Sasayangin mo lahat? Tanong nito sa akin. Sumigaw pa ito. Ayaw ko na. Gusto ko na magbagong buhay. Is this all about Tristan? Tama ako? Tanong nito. Walang kinalaman si Tristan dito, Lizzie. Desisyon ko to. Maintindihan naman ako ng pamilya ko siguro. Hindi. Malapit na tayo, Alona. Ngayon ka pa ba titigil? Tama na, Lizzie. Sawa na din ako. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Malapit na tayo. Malapit na nating malaman kung sinong mastermind. Umiling ako. I am sorry, Lizzie. Pero tama na to. What if? Sabihin kong kasama si Tristan. Hindi ako makapagsalita sa nalalaman ko. Umiling ako. Pero may luha sa aking mga mata. Nililin lang mo ako. Hindi, Alona. Pumunta ka sa bahay ko bukas. Pag-usapan natin yan. Binaba ko ng cellphone ko. Umiling ako. Pinahid ko mga luha ko. Pumasok na ako sa kwarto at nakita ko si Tristan na mahimbing na natutulog. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng magulang ko, Tristan? Sino ka ba talaga, Tristan? Hindi na ako natulog. Nagbihis ako. Tinignan ko muna na si Tristan ng isang beses. Tumulong luha ko dahil alam ko na sa oras na malaman kong katotohanan ay baka mawala na sa akin ang tuluyan si Tristan. Umalis na ako sa kondo ni Tristan. Pupuntahan ko ngayon si Lizzie. Gusto kong malaman na totoo. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba si Tristan sa nangyari sa pamilya ko. Masakit, alam ko yon. Pero kailangan kong sumugal. Pinatunog kong alarm ng kotse na gagamitin ko. Sumakay agad ako na malaman na yun ang kotse na maaari kong gamitin. Binuhay kong makin at pinatakbo ang kotse. Bago pa ako lumayo ay tinignan ko muna ang building kung saan ang kondo ko na binili ni Tristan para sa akin. Tumulong luha ko dahil maaaring mangyari ang kinatatakutan ko. Pinatakbo ko na ang kotse papunta sa bahay ni Lizzie. Ayaw ko na sanang pumunta para matapos na to ay kailangan ko siyang kausapin. Nakarating ako sa bahay ni Lizzie na walang aberya. Bumaba ako. Bago ako pumasok sa bahay nito ay kinuha ko muna ang baril at sinuksok sa likurang bahagi ng aking katawan. Bumaba na ako ng kotse, tinignan kong bahay ni Lizzie. Sa tuwing may papagawa ako sa kanya ay dito kami nagtatagpo. Pumasok na ako sa gate. Alam ko na kahit walang bantay ang bahay ni Lizzie ay marami namang tauhan ito. Baka mga nagkalat lang sa paligid. Welcome home, Alona! Nakangiting bati nito sa akin. Tapusin na natin to, Lizzie. Gusto ko na magpahinga. Anong nalaman mo? Tanong ko sa kanya. Pumunta siya sa cabinet at kinuha ang isang envelope. Umupo ito sa panghinsahang sofa. Have a seat. Baka mabigla ka sa malalaman mo. Sambit nito. Umupo ako sa panghinsahang sofa. Nilapag nitong envelope. Kinuha ko yon at binuksan na sana ay hindi ko magawa. Biglang sumungaw ang luha sa aking mga mata. Dahil sa larawan na yun ay nandoon ang magulang ko. Pero wala na silang buhay sa larawan. Nalukot ko mga larawan na nasa kamay ko. Siya si Travis, ang kakambal ni Tristan. Siyang nandoon sa bahay na yun. Pero isa talaga si Tristan na mastermind sa lahat na nangyari? Si Tristan na nagplano, si Travis ang nagsagawa, sabi nito sa akin. Imposible ang sinasabi mo, sabi ko dito. Ayaw ko maniwala dahil baka nagkamali lang si Lizzie. Hindi ako nagkamali kailanman, Alona. I am 100% sure. Ang mga taong inutusan ko'y loyal sa akin. Nasa kwarto ako ngayon sa bahay ni Lizzie. Hindi na niya ako pinabiyahe. Baka daw kasi anong mangyari sa akin. Bukas na lang ako uuwi sa apartment ko. Hindi na ako babalik sa kondo na yon. Hindi ko matanggap na ginawa ni Tristan sa akin. Sa amin. Tinignan ko ang larawan kung saan magkausap sila mama, papa at Tristan. Hindi ko alam kung saan ito. At hindi ko rin alam kung anong pinag-uusapan nila. Tinignan ko mga magulang ko. Iniiyak ko na lang ang mga sakit na nararamdaman ko. Ang sakit, puot at galit na namamahay sa puso ko
na inalagaan ko sa mahabang panahon. Muntik na mawala ang lahat ng yun. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Nagpadala ako sa pagmamahal ko kay Tristan. Sana hindi na lang kita nakilala, Tristan. Sana walang ikaw sa buhay ko. Umiiyak kong sambit. Napahiga ako sa kama at bumaloktot na parang fetus. Hanggang sa nakatulugan ko ang pag-iyak. Lizzie's POV. Ngumisi ako nang makita kong pagdadalamhati ni Alona. Ganyan nga, Alona. Buhayin mong galit na namamahay sa puso mo. Paghigantihan mo mga taong naging dahilan kung bakit nawalang pamilya mo. Sinara ko ng pinto ng kwarto ni Alona. Tulog na siya? Tanong nito sa akin. Yes, tulog na siya. Bukas na yung magigising dahil sa pinainom ko sa kanya. Lumapit sa akin na tinapit ako sa bewang, papalapit sa kanya. Tinukod kong dalawang kamay ko sa dibdib nito. Para kahit papaano ay may distansya kaming dalawa. Hinalikan niya ako at ginantihan ko naman ang halik ito. Naglabanan ng aming mga dila. Napaungol ako dahil sa ginawa nito. Travis! Sigaw at ungol ko. Minuhat niya ako at sinandal sa isang pader. Ramdam kong bukol na tumutusok sa aking gitna. Gusto kong panawan ng ulirat dahil sa sarap. Tristan's POV. Nagising ako na wala si Alona. Hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Baka lumabas lang ito. Lumabas ako ng kwarto at pumunta ako sa kusina. Pero walang Alona ako nakita. Kinuha kong cellphone ko, tinawagan to. Pero out of attended ang cellphone nito. Tumunog ang cellphone ko. Tinignan kong caller at sinagot. Anong balita? Nasa akin na pong lahat ng impormasyon tungkol kay Miss Alona. Good, pumunta ka sa kondo ko. Umupo ako sa sofa, sinuklay kong buhok ko. Pinaimbestigahan ko si Alona. Dahil hindi talaga ako mapalagay. Sinasabi ng puso ko na magkatulad si Alona at Alona Jane. Pero ibang sinasabi ng isip ko. Tinignan kong laman ng envelope. Nakita ko mga larawan ni Alona nung bata pa to. Napangiti ako dahil tamang ang hinala ko. Si Alona ang nawawalang apo ng pamilya Darilon. Kailangan kong mahanap si Alona. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nasaan ka ba, Alona? Lumabas ako sa kondo ko para hanapin si Alona. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman itong katotohanan sa buong pagkatao nito. Pero bago pa ako makaalis ng tuluyan sa kondo, may nag-abot sa akin ang isang envelope. Pinabibigay daw. Pumasok ako ulit sa loob ng kondo. Binuksan kong envelope. Bigla ko nabitawan ng mga iyon. Nagkalat ang mga larawan sa sahig. Umupo ako sa sofa. Kinuha kong isang larawan. Si Alona. May kasama itong lalaki sa kama. Nakapatong ditong lalaki. Sa isang larawan naman ay nakahiga silang dalawa. Sobrang sakit lang dahil sa ginawa ng babaeng mahal ko. Tumulo bigla ang luha ko. Hanggang dito na lang ba talaga tayo, Alona? Bakit mo ako niloko ng ganito? Pinahid ko mga luha ko. Pumasok ako sa banyo at naligo. Papasok ako sa opisina ko. Hindi dapat ako magmukmuk dahil hindi kawalan sa akin si Alona. Alona's POV. 5 buwan na mula nang hindi na ako nagpakita kay Tristan. Araw-araw na sinusundan ko siya ng palihim para sana malaman ang bawat galaw nito, pero ibang nakikita ko. Nakita na siguro itong mga larawan na kinuna ni Lizzie. Tama lang ang ginawa ko. Kahit na masakit na nakikita ang lalaking mahal mo na nasa kandungan ng iba ay sobrang sakit. Kailangan kong tapusin ang mission ko na to para ang last mission ko ay si Tristan. Galit ako sa kanya pero hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Mahal ko pa ba siya? Hindi. Hindi ko siya mahal. Ang pagmamahal ko para sa kanya napalitan ng galit at pagkamuhi. Nasa counter ako ng isang bar. Kung nasan ngayon si Tristan, medyo tipsy na ako at pumunta ako ng dance floor. Umindak ako sa gitna ng entablado na yon para bang wala akong pakialam sa paligid ko. Gusto kong sumayaw ng sumayaw hanggang sa mapagod ako. Isang kamay ang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Glad to see you, baby. Napaharap ako sa taong nagsalita. Sinil nito ng halik ang aking mga labi. Agad niya akong hinila palabas ng bar na yon at nagpahila naman ako sa kanya. Dahil nga tipsy na rin ako. Let me go, Tristan. Ungod ko sa kanya. Pero hindi nito binitawan ng aking mga kamay. Mag-usap tayo. Malambing itong sambit. Hinayaan ko si Tristan na hilahin ako. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse nito at pinapasok. Umikot ito papuntang driver's seat. Fasten your seatbelt. Utos nito. Pero hindi ako tumalima. Kaya itong gumawa nun pagkatapos itong ikabit ang seatbelt ko at nagkatinginan kaming dalawa sa mga mata. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nasa kandungan na niya ako ngayon at kasalukuyan kaming dalawang naghahalikan.
Pinunit nitong aking damit at sinunod ang aking panloob. Papunta na kami ngayon sa kondo nito kung paano ko nalaman dahil sa daan na tinatahak namin ngayon. Suot kong damit nito at shorts. Dahil nga pinunit nito yon, kailangan nating mag-usap. Basag ni Tristan sa katahimikan na namamayani sa aming dalawa. Wala na tayong dapat pag-usapan, Tristan. Meron, marami. Ihinto mo ng kotse mo, bababa ako. Ginilid itong kotse at bumaba na ako. Goodbye, Tristan. Sana'y maging masaya ka sa piling ng bago mong mamahalin. Ngiti kong sabit dito. Umatras ako tapos ay naglakad palayo sa kotse nito. Ito ang dapat kong gawin. Ang mahalin ka, Tristan, ay sobrang hirap. Bago ko siya sundan ay may pinakitang mga litrato si Tristan, kausap ang magulang ko. Pinakita yun ni Lizzie sa akin matapos kong malaman ang lahat. Sobrang nagalit ako kay Tristan. Nagsisisi ako kung bakit siya pang minahal ko. Nakita ko sa isang larawan na tila nag-uusap sila. Hindi ko alam na magkakilala pala sila Tristan at ang magulang ko. Bumalik ako sa dati kong apartment. Mabuti na lang talaga't hindi pa natirhan ng iba. Binuksan kong pinto ng apartment ko. Napatingin ako sa loob. Sobrang tahimik para bang walang tao. Sa bagay, ako lang naman mag-isa dito. Pumasok ako sa kwarto ko. Hindi ko napigilan ang umiyak. Namimiss ko ng pamilya ko. Humiga ako sa kama at nagpamaluktot ako ng mahiga. Kahit na anong gawin ko, kahit anumang isipin ko talagang kasama si Tristan sa mga taong pumatay sa mga pamilya ko. Kaya pala kakambal niya ang isa, si Travis. Magkasabwat sila. Ang bobo mo, Alona. Nagpadala ka na naman sa matatamis na dila ni Tristan. Bumangon ako, pinahid ko ang aking mga luha. Tama ng pag-iyak, Alona. Tapusin na natin ang dapat tapusin para makapagbagong buhay ka at matahimik ng pamilya mo. Kinuha ko mga gagamitin ko sa susunod na mga araw. Matagal ko na itong pinaghandaan. Ngayon ay dapat na talagang matapos ang lahat. Sisiguraduhin ko na isa sa amin ang mawawala sa mundong ito. Nilatag ko sa mesang nasa kwarto ko mga baril na gagamitin ko. Isa-isa ko itong inasimble at nilinisan. Tinutukoy yun sa kawalan. Napatitig ako sa kawalan tapos ibinabang baril na hawak ko. Tama bang lahat ng gagawin ko? Bakit tila nag-aalangan ako? Pinagliligpit kong mga baril at nilagay yun sa bag dahil sa susunod na araw ay matatapos ng lahat. Humiga na ako sa kama. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Nagising ako na tila ba may kasama ko sa loob ng kwarto. Minulat kong aking mga mata at may mukhang nakatunghay sa akin. Nginitian ko siya. Pero ang mga titig nito sa akin ay tila may kaakibat na galit. Nabigla ko na bigla na lang niya akong sinakal. Tristan! Tawag ko sa pangalan nito. Bakit ka pa nabuhay? Dapat namatay ka ng gabing yun. Sambit nito. Ang mga kaminiti nasa leeg ko. Hindi na ako makahinga. Pagbabayaran mo to, Tristan, kahit saan ka magpunta, hahanapin kita. Ngumis ito. Kung mabubuhay ka sa gagawin ko, may nilabas itong isang injection na laki ang mga mata ko. Pag ito napunta sa katawan mo, tsak na hindi ka na mabubuhay, bulong ito sa akin. Sobrang lapit na mukha namin. Sayang ka, Alona. Minahal kita, pero sadyang malakad ka sa mga plano ko. Para sa pamilya mo. Binuksan nito ang takip na injection at ininject yun sa akin. Bago niya ako pakawalan, ay inalikan muna niya ako ng mapusok. Alam mo bang gusto ko tangkinin ngayon na paulit-ulit? Like the old times. Pero wag na lang. Tama nang minsang naangkin kita. Ngisi nitong sambit. Pero bago ka mamatay, ipapalasap ko muna sa iyo ang langit. Bumaba ito mula sa itaas ko. Kahit na anong gawin ko, ay hindi na ako makagalaw. Dahil sa ginawa nito sa akin, hinubad nitong aking shorts at panloob. Lumuha na lang ako dahil anumang oras ay mawawala na ako sa mundong ito. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinayapa kong aking isipan. Kung hanggang dito na lang ako, payapa akong susunod sa pamilya ko. Minulat ko mga mata ko, bumangon ako. Akala ko totoo na? Isang panaginip lang pala, agad kong pinahid ang aking mga luha. Bumangon ako at naligo. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako. Pupunta ako ngayon sa opisina ni Tristan dahil may ibibigay ako sa kanya. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Gusto ko nang mamuhay ng mapayapa. Pagkatapos ng misyon na to, kung papalarin mong mabuhay, ay lalayo ako. Iiwan kong lahat ng ito at magsisimula ng panibagong buhay. Nagluto muna ako ng almusal ko at pagkatapos kong magluto ay kumain na ako. Nasa harap na ako ng kumpanya ni Tristan.
Ganitong oras ay alam kong wala pa ito. Sinadya ko talagang agahan para hindi na kami magpang-abot. Ayaw ko mag-cross ang landas namin ulit dahil baka makalimot talaga ako. Bumaba ako sa kotse ko. Pumasok ako sa lobby ng kumpanya. Hindi na ako sinita ng guard dahil kilala na niya ako. Ilang buwan din naman ako naging secretary ni Tristan at kasakasama nito. Sumakay ako ng elevator para maihatid ako sa last floor kung saan ang opisina ni Tristan. Nang bumukas ang elevator, bumungad sa akin ang kubuan ng floor kung saan sakop ito ng opisina ni Tristan. Lumapit ako sa bago nitong secretary. Minitian ko to kahit na hindi ko to gusto. Sobrang ikli ng damit nito na para bang kinulang sa tela. "Yes, may I help you?" tanong nito sa akin. Minitian ko to. "Nandiyan na ba si Tristan?" tanong ko sa kanya. Tumaas ang kilay nito. "Kung isa ka sa babae niya, magtigil ka." Tumaas ang kilay ko. Nawalang ngiti sa aking labi. Tinukod ko mga kamay ko sa mesa nito na dati ko ding ginagamit. Inilabas pala nito yon. Nasa loob ito ng opisina kasi ni Tristan. "Bakit? Sino ka ba sa buhay ni Tristan?" tanong ko dito. Taas noon niya akong tinitigan. "I am his secretary. And I am also his girlfriend." Tumawa ako. Napatawa ako nang wala sa oras. Nang tumigil ako tumingin sa kanya, masama niya akong tiningnan. Hindi ko alam na bumaba na palang taste ni Tristan. "Well, people change nga pala," tumatawa kong sambit. "Makakarating to kay Tristan," galit nitong sabi. "Then iparating mo din na naghihintay ako. By the way, I am Alona. Alona Jane Drilon," ngiti kong sambit dito. Napatitig ito sa akin nang wala sa oras at nakaawang ang bibig nito. "Sige, aantayin ko na lang si Tristan sa loob." Hindi ko na tinintay na sumagot, pumasok ako sa loob ng opisina ni Tristan. Pagkapasok ko'y wala pa rin itong pinagbago. Ang tanging nagbago lang ay wala ng dati kong mesa na dapat ay nasa loob lang at wala sa labas. Nilabas kong notes na hawak ko at nilagay yun sa lugar na maaring makita ni Tristan. Gusto ko nang matapos to para makalayo na ako sa lahat. Lumabas na ako, minitian kong bagong sekretary ni Tristan bago ko siya iwanan doon. Dumating ako sa bahay at inihanda kong lahat ng dadalhin ko. Mula sa baril, sa kutsilyo at iba pang dapat dalhin. Ngayong araw ko tatapusin ang lahat. Sinabihan ko na si Lizzie dito at umayon ito sa plano ko. Pagkatapos kong ihanda lahat ay sumandal ako sa sofa. Biglang tumulong luha ko. "Makakamit nyo na bukas ang katarungan na para sa inyo, mama, papa. Bukas ay ibibigay ko yun sa inyo." Tumayo ako at pumasok ako sa kwarto ko. Naligo ako dahil ngayong gabi ay magsasaya ako. Pupunta ako sa bar at magiinom ako para sa tagumpay ko bukas. Sinuot kong pinaka-daring kong damit. Gusto ko magwala ngayong gabi dahil baka huling araw ko na bukas. Hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ni Tristan ang mabubuhay. Ako ba o siya? Kinuha kong crop top at denim shorts ko. Sinuot ko yun at para bang wala nang may tatago sa akin. Sobrang iksi ng suot ko. Ngumisi ako. "It's showtime." Ngisi kong masambit sa sarili ko. Lumabas ako sa bahay. Wala akong dinala na kahit ano. Tanging susi lang ang kotse kong dala ko. May bulsa naman ako. Pinatunog kong sasakyan ko. Sasakay na sana ako na may magsalita sa aking likuran. "Ganyan ka na ba talaga ka-wild?" tanong nito sa akin. Humarap ako sa kanya. Bigla akong kinabahan. Nabasa na ba nitong notes? Ngayon na ba niya ako tatapusin? Pero wala siyang dala na kahit na ano. "Ano naman sa'yo? It's my choice, not yours. Pinuntahan kita dito para makipag-usap sa'yo. Pero ibang naabutan ko. What happened, Alona? Bakit naging ganyan ka? Bakit tila ibang iba ka na?" tanong ni Tristan sa akin. "It's none of your business," sabi ko dito. "Yeah, it's not of my business. But you are my business. You are my girlfriend." "Girlfriend? Sa pagkakaalam ko, wala na tayo." "No, hindi tayo naghiwalay. Ikaw ang lumayo. Pinadalhan mo ko ng mga larawan na yun. Pero ayaw ko maniwala dahil alam kong hindi mo magagawa yun sa akin." "I did it, Tristan. I did it. Narinig mo? Nagawa ko yun para makawala sa'yo," sigaw ko sa kanya. "Akala ko mahal mo ko. Bakit biglang nagbagong lahat, Alona?" tanong ni Tristan sa akin. Tinalikuran ko siya. Sasakay na sana ako sa sasakyan ko na magsalita ito. "Be with me tonight.
Hindi na kita guguluhin o magpapakita sa'yo. Ngayong gabi lang, Alona. After this night, hindi mo na ako makikita. Sabi ni Tristan sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Masyado masakit ang nangyari sa akin dito. Kaya tinanggap kong offer ni daddy ko na pamahalaan ang kumpanya namin sa US. Daddy, after tomorrow ay aalis na ako. For the last time, be with me. Kahit ngayong gabi lang, pagsusumamo nito sa akin. Tatakas ka pa talaga, Tristan? Hindi ko hahayaang makatakas ka. Nilapitan ko siya, tiningala ko siya at nakatungay ito sa akin. Hinalikan itong aking labi. Naghalikan kaming dalawa na para bang wala ng bukas. Binuhat niya ako at pumasok kami sa apartment ko. Pagkapasok namin sa apartment ko ay hiniga niya ako sa sofa at dinaganan. Nguwaba ang labi nito tungo sa aking leeg at tuluyan ni Tristan akong inangkin. Kinabukasan ay nagising ako na tila ba may kulang. Kinapa akong katabi ko sa kama pero ako na lang ang mag-isa. Hindi pwedeng makaalis si Tristan. Hindi ako papayag na makaalis siya ng bansa na hindi pinagbabayaran ang kasalanan niya sa pamilya ko. Naghahanda na ako para sa pagharap namin ni Tristan ngayon. Hindi niya ako matatakasan. Umalis na ako sa bahay at pumunta sa abandonadong gusali kung saan kami maghaharap ni Tristan. Tristan's POV. Nasa opisina na ako ngayon dahil tatapusin ko muna ang mga dapat kong tapusin dito. Kagabi, it was magical. Siguro hanggang doon na lang talaga kami ni Alona. I let myself be with her last night at yun ang una at huling pagkikita naming dalawa. Naghahalungkat ako sa mga papeles na may mahulog sa sahig. Pinunit ko yun. Alam ko kung kanino galing to. Magkita tayo sa abandonadong gusali, Tristan. Bukas? Kahapon to. Bakit hindi ko to nakita? Bakit walang sinabi si Alona kagabi? Naalala ko pala na pinaimbestigahan ko si Alona at nahalungkat lahat, lalo ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Bakit gusto makipagkita ni Alona sa akin? Tumayo ako. Gusto kong malaman ang dahilan ni Alona. Kung bakit gusto niyang makipagkita sa akin, bakit hindi niya sinabi kagabi? Cancel my appointment today, Megan. Utos ko sa aking secretary. Pero sir, obey what I said. No buts. Umalis na ako sa kumpanya. Sumakay ako sa kotse ko at pinaharurot to, papunta sa abandonadong building na yon. Alam kong papunta doon dahil may address naman na nakalagay. Nang nakarating ako doon ay agad ako nagpark. Kinuha kong baril ko dahil baka pakanalang ito ng kalaban ng aming kumpanya. Bumaba na ako't pumasok sa gusali. Dumating na din ang mga tauhan ng ninong ko. Tinawagan ko kasi ito bago ako pumunta dito. I need backup. Baka si frame up itong lahat. Bakit Lizzie? Tanong ni Alona sa taong kausap nito. Bakit mo ito ginagawa? Simple lang, dahil sa yaman. Akala ko totoo ka sa akin. Akala ko talaga tinulungan mo ko. Yun pala, tinulungan mo ko maglinis ng kalat yung dalawa. Tanga ka kasi, dahil ginawa mo kong tanga. Katapusan mo na, Alona. Nakita kong tinutukan ng baril ni Lizzie si Alona. Kaya dali-dali akong tumakbo pupunta sa harap ni Alona. Napaigik ako dahil sa sakit, isang balang tumama sa aking likuran. Hindi ka na sana nakialam pa, Tristan. Ngising sambit ng kakambal ko. Bakit, Travis? Bakit mo sinusunod ang utos ni Lizzie? Tanong ko sa kanya. Dahil mahal ko siya at mahal niya ako. He didn't love you, Tristan. Mahal ka lang niya dahil napakinabangan ka pa niya. Wake up, brother. Tutulungan kita basta umalis na tayo dito. Umiling ito. Hindi ko pwedeng iwanan. Hindi ko pwedeng iwanan si Lizzie. Hindi mo siya kailangan, Travis. Tutulungan kita. Pupunta tayo sa ibang bansa. Doon, mamumuhay ka ng mapayapa. Hindi, sigaw nito. Hindi niyo mabibilog ang ulo ko. Si Lizzie lang ang papakinggan ko. Travis, makinig ka. Hindi siya si Lizzie. Hindi siyang Lizzie na minahal mo. Nagbago na siya dahil sa pera. Nawala ng dating Lizzie na kilala natin, Travis. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Tristan. Dahil kahit anong gawin mo, si Lizzie lang ang paniniwalaan ko. Madinit ang sigaw sa akin. Kinalabit kong baril ko at tinamaan sa mahihita si Travis. Hindi naman nakakamatay ang baril na hawak ko. May balay itong maaaring makapagpahina sa isang tao. Matutulog lang ito. Anong ginawa mo? Mahina nitong sambit. Kailangan kitang isalba. Hindi pwedeng mapunta ka sa kanya. Sa amin ka, Travis. Kahit ano man ang mangyari. Sabi ko sa kanya. Unti-unti ay pumikit ang mga mata nito. Hinaplos kong pisngin nito. Sleep tight, brother.
Soon ay magiging maayos din ang buhay mo. Tumayo ako, tiningnan kong isa sa tauhan ni Ninong. Kumikirot ang sugat ko pero kailangan kong lumaban. Dalhin niyo siya sa ospital. Make sure na mababantayan siya ng maayos. Utos ko sa kanila. Agad umalis ang mga yon sa harapan namin kaya pinuntahan ko si Alona. Alona's POV. Hingal na hingal ako, akala ko talaga'y tapos na si Lizzie kanina. Pero hindi pa pala, tumayo ito. Akala mo, ganun lang kadali akong talunin? Remember, ako nagturo sa'yo. Kung anong nalalaman ko't yun din ang tinuro ko sa'yo. Nagkakamali ka, Lizzie. Hindi lahat, dahil niminsan hindi mo ko tinuro ang umibig. Naging sakim ka, naging makasarili. Gusto mo sa'yo ng lahat? Paano naman ako? Paano kami? Ang pamilya ko. Numis ito. Wala ka ng pamilya. Dahil sa oras na to'y patay na ang nag-iisang pamilya mo. Ngising itong sambit. Hindi pa, Lizzie. Nandito pa ako. Hindi pa mapapasayong tuluyan ang kayamanan na angkan ko. Diyan ka nagkakamali. Dahil once na mapatay kita ngayon, it's a game over. Ngising itong sambit. Tinutok nitong baril sa akin na babahala ko sa sitwasyon ko ngayon. Dahil kahit saang anggulong tingnan ay dihado ako. Talo ako. Siguro ito na nga ang katapusan ng lahat. Kung hanggang dito na lang ako'y maluwag kung tatanggapin yun. Makakasama ko ng pamilya ko. Makakasama ko na sila. Pumikit ako. Nakarinig ako ng putok ng baril pero walang balang tumama sa akin. Napadilat ako. Nakita ko na lang si Lizzie na nakaluhod at nahiga sa sahig. Lumuha ang aking mga mata na makilala kong bumaril kay Lizzie. Agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Akala ko katapusan na natin. Umiiyak ko sabi sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos ng lahat, Alona. Oras na para makilala mong yung pamilya. Lumayo ako sa kanya. Tanggapin pa kaya niya ako? Gayong isa na akong kriminal? Numiti ito. Ang lolo mo ang pinakamabait na taong nakilala ko. Walang makakapantay sa kabaitan niya. Yumuko ako at numiti. I can't wait to meet him. Umalis na kami ni Tristan sa gusaling yon. Ang mga tauhan ni Tristan ang bahala sa mga bangkay. Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. No, hindi naman. Pero pinagtangkaan kong buhay mo. Munti ka nang mamatay dahil sa akin. Huminto ito. Humarap sa akin. Hinawakan ng aking pisngi. Napapikit na lang ako. Tapos ay dinilat ko din ang mga mata ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Alam ko namang hindi mo yung sinasadya. Alam kasi ni Lizzie na balakid ako sa mga plano niya. Kaya siguro kailangan din niya akong tapusin. Hinawakan kong kamay ni Tristan. Aalis ka pa rin ba? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga ito, malungkot niya akong tinignan. Tapos ay ngumiti na hindi abot sa mga mata. Kailangan, nakapag-promise na ako kay Dad. Yubuko ako. So this is it, ito na huli nating pagkikita. Sumungo sa akin mga mata ang luha, hanggang sa tumulo na lamang ang mga ito. Pinahi dito ni Tristan. I hate to see you crying, pero kailangan kong tuparin ang pangako ko kay Papa. Tumangutango ako, tapos ay tinignan ko si Tristan na may luha sa aking mga mata. I know. Babalik ka naman siguro? Tanong ko sa kanya. Oo naman, basta ba hintayin mo ko? Tanong nito sa akin, niyakap ko siya. Umigik ito, nakalimutan ko may sugat pala ito. Hala, sorry, hingin pamanhin ko dito. Tiningala ko to, hinawakan kong pisngin ito. Oo naman, hihintayin kita, sabi ko sa kanya. Tumingkayad ako para abutin ang labi nito na maglapat ang aming mga labi at para bang nasa paraiso ako kahit nung paman ay ito na ang nararamdaman ko para sa kanya. I love this man so much. Welcome home, Alona. Bati ng mga tauhan ni Lolo Jen sa syenda. Kagagaling ko lang kasi sa ospital dahil kailangan ko magpagamot. I suffer a depression kaya kailangan ko magpa-confine sa ospital. Isang taon na din mula nang matapos ang pinaglalaban ko. Isang buwan pa lang itila ba mababaliw ako? Kakaisip ni baka mabuhay muli si Lizzie at pagtangkaan ang buhay ko. Pero mabuti na lang at nandyan si Lolo Jen ko at ang mga tao sa hasyanda. Ngayon na malayo na ako sa lahat, isang panibagong buhay na naman ang kakaharapin ko. Isang pagsubok na alam ko na makakayanan kong harapin. Bumalik na rin si Tristan, ang tanging lalaking aking minahal. Bumawi kami sa nakalipas na isang taon na hindi kami magkasama. Ngayon, alam ko nga nararamdaman kong pagmamahal ay wala ng halong puot at galit. Makalipas lang ang dalawang buwan, nagpa siya namin ni Tristan na magpakasal. Nagsama kami ng maligaya at masayang bubuo ng isang pamilya.
At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone!